Hi guys, good afternoon. Welcome to my channel, Mia Gadgati. Kumusta na po kayo? Guys, pag-uusapan po natin ngayon ay mga dapat nyong malaman kung gusto nyong magpunta at mag-visit visa dito sa UAE. Guys, may makulit po akong kasama. Pala mga kasama ko ngayon. Si Abu Nor is from Syria. Say hi. Hi, how are you? Guys, this Facebook, this Facebook? It's in my YouTube channel. So guys, sorry for the interruption. Guys, ano po, yung regarding po sa pag-visit visa dito sa UAE, kasi guys, may nakita akong mga post sa Facebook regarding sa mga nangyayari sa immigration sa atin. So, guys, isa rin po akong victim sa immigration natin sa Pilipinas way back 2011. Kasi, nang pumunta ako dito sa UAE, kinuha po ako ng husband ko. Actually, husband ko yung nag-process ng papers ko, pero yung sister-in-law ko yung nag-sponsor sa akin. So, ang nangyari po sa akin sa immigration is na kotong po ako. Ang saklap lang po kasi sa immigration pa man din natin sa Pilipinas nangyayari na po yung mga ganyan. Unlike po dito sa UAE na hindi mo naman ma-experience yan sa immigration nila, as well na yung papers mo is sakto and na-meet mo yung requirements nila is walang issue. So hindi ka nila papahirapan ng ganun. Ang nangyari po sa akin guys is hindi po kami magka-apelyido ng husband ko. So, ang sabi nila sa akin, kailangan daw, pag di magka-apelyido, is kailangan daw po magbigay, na-upload po ako sa, by the way, na-upload po ako noon. So, masamang-masama po talaga yung loob ko doon that time. So, hindi lang naman po ako nag-iisa, mga 13 yata kami na tao na na-upload dun sa Cathay Pacific po na airplane. So, nung in-interview na po ako sa immigration, ang tanong sa akin, sino daw ba yung maging sponsor sa akin? So, sinagot ko, sabi ko, is son to be sister-in-law ko and friend ko as well. Family friend. So, ang nangyari guys is hinold nila ako. Tinanong nila ako kung gaano ba daw kami ka-related. So, in-explain ko sa kanila. And then, ang sabi nila sa akin, hindi daw nila ako palulusutin sa immigration kasi need ko daw pong magpasa ng picture na bilis mo boy. Ng picture na mag na-close daw kami ng sister-in-law ko. So, ang nangyari po guys is, and then second requirement, so dalawang requirements binigay nila sa akin. Nilista nila, sabi nila, need ko daw din pong magpasa ng bank details, bank account ko na I'm capable enough para mag-visit sa UAE. So guys, hindi ko po na bigay yun. Of course, kasi flight ko na po at hindi naman po yun nakasulat sa requirements, guys. So, ngayon, nung ni-interview ako, hinihingan niya ako ng requirements na yun. Very good, very nice. Sinagot ko po siya, sabi ko po, okay, ma'am, flight ko na po, 11. So, sabi ko, wala naman po nakalista sa requirements nyo na gano'n. Kaya wala din po akong dala na ganyan. Yung po sinagot ko sa kanya. So, ako naman nagtabigla siyang nagalit sa akin. Hindi ko alam kung bakit din siya nagalit. Sabi niya, ang sabi ng nag-interview sa akin, i-blacklist kita. Sabi ko, bakit nyo po ako i-blacklist? At sinasagot ko lang din naman po yung mga tanong nyo. Sabi ko, wala naman po akong kasalanan at bakit nyo ako i-blacklist? Sabi niya, sige, bumalik na lang daw po ako after
after kung ma-meet ng requirements mo, i-rebooking ko na lang daw po yung plane ticket ko. So, okay. Wala na po akong nagawa kahit anong pakiusap or pagpupumilit is wala pong nangyari, guys. So, ngayon, so I know na na 90% wala talagang pag-asang makalabas ako ng immigration in anyways. So, ang ginawa ko, guys, hindi muna ako umuwi. Bago ko kinuha yung luggage ko, nagtanong-tanong ako dun sa mga kasama ko na na-upload kung ano yung magandang gawin. Tapos yung mga naging na-meet ko doon sa yung mga na-meet ko doon sa immigration sa airport kung ano yung magandang gawin. So nag-seek ako ng advice sa kanila. So ang nangyari, guys, ganito. Nag-CR po ako, nang kinukuha ko na yung luggage ko, sabi ko, ano ka? Di kinukuha ko na yung luggage ko, guys. May lumapit sa akin. Ganito, guys. May lumapit sa akin na cleaner sa airport. Alam nyo, guys, wala naman po akong tinatanong sa kanya. Bigla na lang siyang lumapit. May inabot siyang palihim na papel sa akin. So, hindi naman niya inabot. Yung ba, nilagay niya sa tapat ko. Alam nyo, guys, kung anong inabot niyang papel. Number po, guys, sabi niya, makakatulong po yan sa inyo, may bayad nga lang. Oh my God, guys, nangyayari po talaga yan talaga sa immigration natin. So, hindi ko sukat akalain na ganun pala talaga. So, sabi ko, nagka-idea ako. So, sabi ko, saan po ito nagtatrabaho? Sabi niya, sa loob po ng immigration. So, sabi ko, my God, sabi ko, mga immigration personnel din po talaga yung gumagawa ng ganito sa Pilipinas. Sabi ko. So, ang nangyari, guys, umuwi na ako. So, may nakilala kasi ako dun na babae. Na-upload din siya nung tanghali. Tapos, kinagabihan, nirebook yung flight niya kinagabihan. So, hinihingi ko sa kanya yung tumulong na tao sa kanya. Alam nyo, guys, kasi nung ang tumulong sa kanya is parang fixer sa immigration. Ang nangyari, guys, is ganito. So, umano po siya, nagbigay po siya ng pera. Yung daw pera niya is 5,000 lang. So, binigay niya lahat ng pera niya dun sa tao. Hindi nakalusot siya. Flight niya kinagabihan. So, that time, ako, wala na akong oras. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi it's my first time at hindi ko po alam na akala ko yung ganun lang yung buhay, yung pagnamit mo yung mga kailangan is okay na. Hindi pala, may mga ganun pala. First time ko talagang ma-experience ng totoong parang inaabuso yung karapatan mo bilang mamamayang Pilipino. So, ganito po, guys, ang nangyari sa akin. Kung binigay niya sa akin yung number ng taong tumulong sa kanya. So, ngayon, kinontak ko yung tao na yon. Sabi niya sa akin is hindi daw po maaari kaming mag-contact lagi ng magkausap lagi kasi baka daw sumbong ko siya or whatever. So sabi ko, seek ko lang naman talaga ng help kasi parang sa akin wala na akong ibang way para talaga hindi ma-upload in the next flight ko. So ang ginawa ko, guys, si nagbayad ako sa kanya. Oo, guys, inaamin ko, nagbayad po ako sa kanya. Natitira kong pera is 25,000 pesos, guys. Binigay ko yun sa kanya lahat para makalusot ako. Guys, grabe. Napakadali. Ang ginawa nila sa akin, hindi na ako in-interview sa immigration. So, ganun kadumi yung kalakaran sa airport ng Pilipinas natin, sa international airport. Tinawag niya ako sa parking area na para magbayad. So, ako, no choice. Kasama ko nun yung friend ko, actually, na sa Maynila siya nag-work. Para bantayan siya, baka kasi itakbo niyang kuwira pag di ako nakalabas. So, ngayon, guys, siyempre, doon na kami, nag-abutan na kami ng pera. Nagulat po ako, guys, hindi lang po ako mag-isa. On that time, siguro 15 minutes prior ng flight ko, di ako pinaboarding agad. As in 15 minutes, guys, na lang, bago ako mag-boarding, yun na lang po ang oras na nalalabi para sa flight. So, ayun,
kinuha nila yung pera ko, tapos nagulat ako, may tatlo pang babae na nasa likod ko na magbabayad din ng 25,000. Ay, tapos ka na dyan, ah. Tapos ngayon guys, ang nangyari do, so yun, bayad na ako. So, tapos briefing nila ako guys kung paano ako paano ako pipila sa immigration. Alam nyo guys, akala ko same pa rin na interview pa lang ako. Alam nyo yung ginawa nila sa akin? Sabi nila, pumunta ka sa second lane, ganapin mo yung ganitong tao, tapos sa third, sa first lane yung ganitong tao, second lane, mag-right ka, tapos third lane, left na lalaki yung puntahan mo. Alam nyo guys, ang bilis, walang 5 minutes nakapasok ako sa nakalampas ako ng immigration. So, Diyos ko, hinang-hina talaga ako guys, kasi hindi ako sanay sa mga ganyan. Natatakot ako na nang hinang-hina ako. So, pikit mata kong nilampasan yung x-ray machine sa immigration guys. So, pagkatapos nun guys, buti hindi ako hinarang at okay. Basta nag-stamp lang sila po sa ano ko sa passport ko. Yun lang po. Tapos, pagkatapos nun guys, pinastay muna ako ng 5 minutes sa ingay mo. Pinastay muna nila ako ng 5 minutes sa duty free. Tapos sabi niya, after 5 minutes tumayo daw ako. So mayroon lalaking naka-blue daw na susunod sa akin. As in guys, ang bilis. Yung ticket ko, yung number ko ng boarding, susunod siya sa akin, siguro may mga 1 meter lang yung agwat namin. Tapos, so, ibig sabihin, ako yung i-escortan niya. So, pagdating ko sa, ano na, sa mismong boarding na ng plane, ang nangyari guys, nilagay niya yung bilis talaga ng, siguro contact na nila yung ano doon, yung nag-asikaso sa entrance. Ang bilis niyang nistampan yung papel ko, ang bilis niyang tinapon, kahit may nakatingin na SWAT team. As in, napakabilis. Pero grabe guys, pagdating ko dun sa boarding, maglapit ako sa, nag-wait na lang ako para sa flight ko. As in, tumulo yung luha ko kasi, guys, kinakabahan ako, tapos naubos pa yung pera ko. So, para lang makapunta dito sa UAE, sabi ko, akala ko hindi totoo yung mga nangyayari sa immigration natin. So guys, grabe talaga, no? Ibig sabihin po guys, kung mayroong 20 or mahigit 50 visit visa per day sa immigration na papuntang Dubai na gumagamit ng fixer, makaka 1 million pa na sila sa isang araw lang sa immigration natin. So guys, sana po magtanong-tanong, magmasid-masid para hindi po kayo magaya sa akin at hindi po kayo mabiktima. So guys, hanggang ngayon hindi ko yung makalimutan, kaya pag may nakikita po akong post sa Facebook na mga tungkol sa mga immigration natin, pagdating sa immigration natin, talagang nagpapanting yung tayong ko at saka talagang naiinis po ako, kasi hindi naman po birong maghanap din ng pera at saka hindi naman po birong maghanap ng pera at saka siguro kasi that time is ano talaga ako na makaalis na. Atat na ako makaalis na. So, yun na lang talaga ang ginawa ko. So, siguro guys, hindi lang naman po sa akin to nangyayari sa marami din pong kababayan natin dyan sa Pilipinas na gusto makapunta dito at nabibiktima din po ng mga ganito. So, sana po, share nyo po ito para po sakali mapag-isipan nyo muna ang moves nyo bago kayo magpunta dito. Kung sakaling wala po kayong kamag-anak or kamag-anak na nandito sa UAE para mag-sponsor sa inyo. So guys, hopefully nakatulong po yung vlog na ito. At sa immigration natin sa Pilipinas, sana po wag naman po ganun kadumi ang transaksyon. May hindi po mayayaman ang mga kababayan natin. Tayo pong mga Pilipino, wag naman pong mag... Na-scam ka pala eh! Guys, sige na guys, mayroong nangungulit sa likod ko. Yung mayari po na scam ko. Salamat po.